pwede rin naman tayong mangutang ng mga ganitong bagay na alam nating magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating work, or sa income na ginagawa natin. Ang tawag doon, guys, is good debt. Alright? Meron tayong bad, meron tayong good debt. Ang good debt is, ito yung mga bagay, ito yung mga investment na inutang mo pero malaki ang returns or may return. Alright, naiintindihan nyo ba ako? Ano nga ba mga good debt? Kung itong laptop na to ginagamit mo as editing machine para sa YouTube video mo, okay yan, kasi profitable ang mga video mo. Alright, good afternoon mga kasi channel ko. Isang napakainit na tanghali dito sa Maynila. Kung kayo ay lalabas or magmumotor dito ngayon, sa araw natin ngayon, no, napakainit. Magpapantalon kayo, guys. Nagpantalon na ako. Sana magsushort ako kasi may pupuntahan kami dito sa may somewhere Makati. Yan, dadaanan ko muna yung tatay ko dito sa may San Juan. Aangkas na daw ako. So mamaya mag-aangkas motovlog tayo. Angkas muna tayo, no. Tatry natin kung ano nga bang experience ko. Kasi matagal na akong di nakakaangkas sa mga ganitong rides. Yan, mamaya aangkas tayo. Try natin mag-vlog habang nakaangkas. Pero for today's video mga ka-TV channel ko, I just want you, no, na isama dito sa trip natin ngayon. Kasi alam nyo na, matagal na akong hindi gaano nakakapag-upload dito sa channel natin. And gusto ko yung mabigyan ng update ko ano na nga ba nangyayari sa akin. And yes mga ka-TV channel ko, no, kahapon nga pala, kung hindi nyo pa nakikita, meron tayong upload. Nag-unbox tayo ng MacBook Air na 2020 version na M1, yung pinaka-latest nila na MacBook Air, yan. And yes, maraming salamat para po sa mga nakasuporta at nanonood sa akin. Hindi ko to mabibili, guys, kung hindi din dahil sa suporta nyo at tulong nyo or sa panonood nyo mga ka-Jay channel ko. Hindi ko isasarili itong mga ibinibili ko, no, na, I mean, paano ko i-explain? Hindi ko i-claim na dahil lang sa akin kaya ako nabito. Hindi, guys, dahil na rin sa tulong nyo. Kaya maraming salamat sa inyo. Yan, hindi ako magkakaroon ng ganitong gamit, guys, so hindi din dahil sa suporta nyo. So ngayon, guys, bago natin umpisaan tong video na to, yan, gusto ko sabay-sabay tayo, ano? Kung nanonood ka, kung nag-aalumsal ka, no? Sabay-sabay natin intro muna tong video na to, guys. In 3, 2, 1. Okay, so bago nga pala natin pisan tong video ito mga ka-TV channel ko, bago tayo tuluyang umandar or magala-gala na naman dito somewhere sa Metro Manila, gusto ko munang pasalamatan yung taong tumulong sa atin sa paghahanap na itong mabibilan natin ng MacBook Air natin. Actually mga ka-TV channel ko, almost 1 month na ako naghahanap ng MacBook Air. Actually dami ko nang napuntang Power Mac store. Ewan ko kung bakit ayaw nila. Wala lang ba talagang stock ng MacBook Air or ayaw talaga nila ang pagbila. Kasi kapag bumibili ako, guys, na nakapambahay lang ako, titingnan ko kung i-cater ba nila itong customer na maganda at maayos ang pananamit compare sa customer nila na papasok sa kanila na nakapambahay lang, 'di ba? Alam niyo na, social experiment. Anyway, ayun, isang buwan tayong naghanap noon, wala tayong nakita. And yes, kung tatanungin nyo ako, bakit kailangan kong bumili nito? Unang-una, guys, yes, of course, meron naman akong laptop. Pero dadating din talaga sa point natin na kailangan nating mag-upgrade. Bakit? Kasi hindi niya na nasusuffice or hindi niya na napufulfill yung kailangan mong performance. Katulad ngayon, meron tayong drone na ang resolution ng drone natin is 4K resolution. Right? 4K resolution, isa siya sa pinakamalilinaw na resolution na mapapanood nyo dito sa may YouTube. So technically, kung isa siya sa pinakamalilinaw na video or resolution na mapapanood nyo sa YouTube, medyo mabigat na siyang i-edit sa ordinaryong laptop. So this laptop mga ka-TV channel ko, and yes, of course, isang buwan ko na rin siyang pinanonood kung okay nga ba siya sa editing. Yan, ang gamit kasi nating editing software is Adobe Premiere. Pang ano talaga siya, professional editing software talaga siya. And just smooth naman, battery smooth. Kaya binili ko siya, medyo pricey. Oo, medyo pricey siya. Pero I think it is an investment for me. Kasi hindi ko lang naman siya gagamitin sa pang Facebook. Kasi gagamitin ko rin siya sa business na tinatrabaho namin ng papa ko. Meron kasi kaming logistic company. Yan, and bukod sa logistic company namin, meron din naman kaming nantito ko naman ng takoyaki, ayan, pang-edit ng mga pictures and also for me pang-edit ng video dito sa YouTube and Facebook. Oh, 'di ba? All in one, 'di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, tama na rin naman siguro na bigyan ko ng reward itong sarili ko, no, na ganitong bagay magagamit ko rin naman siya when it comes on my income, 'di ba? Ito yung pinagkakakitaan natin ngayon, 'di ba? So, why not? Sa mga bata nga pala dyan, ano, gusto ko din kayong bigyan ng konting lesson
no, bilang ako nag actually hindi pa naman ako tapos, malapit pa lang matapos, no, bilang Masters in Business Administration about sa financial management, no. Kung manguhutang kayo ng gamit, ayan, actually, itong binili kong gamit hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero dahil na rin sa tulong nyo, dahil na rin sa opportunity na magkaroon ako ng pang-cash, ayan, ikinash natin siya. Actually, magka-cash kayo guys kapag sa tingin nyo may matitira pa sa inyong pera na kaya nyo pang mabuhay ng ilang months. Ayan, huwag kayong magka-cash, huwag nyong itotodo yung pera nyo sa isang bagay na alam nyong kinabukasan next month wala na kayong pangkain or wala na kayong pang tustos kung ano man yung needs nyo sa sarili nyo. Oo, dahil sa tulong nyo guys, nagawa nating mag-cash. Ayan, maraming salamat sa inyo. Pero alam nyo guys, pwede rin naman tayong mangutang ng mga ganitong bagay na alam nating magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating work, or sa income na ginagawa natin. Ang tawag doon guys is good debt. Alright, meron tayong bad, meron tayong good debt. Ang good debt is, ito yung mga bagay, ito yung mga investment na inutang mo pero malaki ang returns or may return. Alright, naiintindihan nyo ba ako? Ano nga ba ang mga good debt? No, kung itong laptop na to ginagamit mo as editing machine para sa YouTube video mo, okay yan kasi profitable ang mga video mo. Pero kung ikaw umutang ng cellphone nang dahil lang sa pangporma mo, nang dahil lang para mas maganda yung picture na ipinopost mo sa My Day mo, I will consider, no, personally sa akin, ha, sa pananaw ko, sa perspective ko, no, I will consider that as bad debt, no. Hindi siya magandang utang, wala siyang balik. Alam nyo guys, ang cellphone ko ngayon is iPhone 6S Plus na regalo pa sa akin ng tito ko, ng tita ko from Singapore. Yeah, maraming salamat sa inyo. At way back 2016, bago pa ako gumraduate ng college, na hanggang ngayon gamit ko. Sobrang bilis niyang malobat. Lahat ng kakilala ko, sinasabi nila, ikaw, ang dami-dami nanonood sa'yo, tapos hindi ka makapag-upgrade ng cellphone mo. Isa lang ang masasabi ko guys. As long as nasusuffice pa, kagaya nga ng sinabi ko kanina, as long as napufulfill pa nitong machine na to, yung pangangailangan mo. Ano bang gamit ng cellphone ko? Pang Facebook, pang Messenger, pang Instagram, pang picture ng My Day. I don't think na kailangan ko mag-upgrade. Maybe kapag yung tipong katatapos ko lang siyang i-charge tas malolobat agad doon, baka pwede pa natin i-consider na palitan na nga talaga natin yung cellphone natin. But for now, kailangan ko ng laptop para na rin kapag kung napapansin nyo, no, madalas tayong nag-travel vlog dahil na rin sa tatay ko na isasama ko. Bakit ko binibideo? Bakit ko binablog? It's simply because kailangan ko ng memories. 'Di ba? Sino ba naman ang taong ayaw ng memories, 'di ba? Ayaw niyo noon naka-video instead na picture na lang ang ipo-post, so instead na picture na lang ang itatabi niyo kung saan niyo gustong itabi video, 'di ba? This is just for memories or memory. Sabi nga nila, 'di ba? Your passion will become your income. Tama ba? Basta gawin mong profitable yung passion mo. Alright, so yun, meron naman tayong skills, meron naman tayong why not i-insert mo yun, yung passion mong yun sa ginagawa mo sa pang-araw-araw, diba? Instead na mag-picture ka, di i-vlog mo na rin, may skills ka naman din sa pag-i-editing, diba? So yun nga, nawala na ako sa ano ko, no, mabalik tayo sa tumulong sa akin yan. Maraming salamat sa'yo, alam mo na ako sino ka. Ayan, dahil matagal na akong naghaharap talaga na ito. And yes, maraming salamat sa'yo kasi nakilala kita, na-meet kita. Grabe guys, napakabait niya. Kung kayo may nangangailangan, no, ng kung ano man dyan, baka siya ang makakatulong sa inyo, no. Someday, siguro marireveal natin siya dito sa channel natin. Alright, nandito na tayo sa May Quezon City. Yan, we're going to San Juan. And from San Juan, pupunta tayo ng Makati. Ay, grabe, napakainit guys. Woo! Oh my God, it's so heavy traffic guys. Araw-araw yun dito mga ka-J channel. Kasi ano, connection to from Quezon City, boundary ng San Juan. Yan. To, pasensya nyo na guys kung medyo nasingit-singit tayo, no. Minsan yan talaga din ang purpose ng motor. Mukhang uulan pa. Huwag naman sanang umulan. Hindi pa nga nag-uumpisa ang ating biyahe, uulan agad. Alam nyo guys, bago ko i-consider na bumili ng bagong laptop, isa sa mga naisip kong bilhin is bagong motor.
Ayan, kasi yung pinambili natin doon sa laptop natin eh, halos katumbas niya na ang isang motor. 'Di ba? Halos lang naman, guys. Pero but then again, naisip ko kung bibili ako ng motor, eh siguro mako-consider ko siya as investment kasi magagamit natin sa vlog, magagamit natin sa pagba-vlog natin. Pero hanggang dun lang, 'di ba? Meron pa naman akong motor. Bago-bago pa naman siya. Actually, magto 2 years pa lang siya this coming June. Next week. Na magto 2 years pa lang siya. Makinis pa naman. So, bakit ko papalitan, 'di ba? Why not mag-isip ako ng isang magandang upgrade na sa tingin kong talagang magbe-benefit ako ng malupit-lupit. Ayan. Ayun din yung isa sa akin consider ko. Gusto ko lang din i-share, guys, para sa mga nagbabalak dyan, no, na i-manage yung priorities nila sa buhay nila. Eh, sana makatulong kahit pa paano itong yung ganitong mindset, no. As long as meron kang magandang bagay, no, na nasasatisfy ka naman sa performance niya, eh, huwag mong palitan. Meron kang pera, hindi mo alam saan mo dadalhin. Ano ba tong pera na to? Saan ko ba dadalhin to? Bibili ko ba ng bagong cellphone to? Bibili ko ba ng bagong motor? No. Mag-isip ka ng bagay na sa tingin mong magagamit mo or mapapagkakitaan mo. 'Di ba? Ganun lang 'yon, guys. Isipin mo, hindi habang buhay kakayanin mo magtrabaho. All right? Hindi habang buhay gugustuhin mong magising ng alas 8 para lang pumasok sa boss mong nagpapayaman. 'Di ba? Ganyan, gusto ko lang din i-share yung mindset ko para sa iba na gusto ng ganitong pag-iisip. Hindi ko sinasabing tama ako. Hindi ko sinasabing gustuhin nyo kung ano yung thinking na meron ako. Pero the reality, guys, sino nga naman ba kasi ang magtatrabaho ng hanggang sa pagtanda nila? Alam ko marami sa kababayan natin na gusto magpahinga na. Pero hindi, kasi dun na sila na-trap sa job nila na 8 to 6, 8 to 5. I know, naiintindihan ko at maraming nakakaintindi sa inyo na mahirap talaga, pero dapat kayanin, no? Ang buhay ngayon ay mahirap. Mas pinahirap pa ng pandemic, no? Kaya din sa may mga trabaho dyan na reklamo ng reklamo, gusto ko nang mag-resign, gusto ko na mag-ganyan, mahalin nyo yung trabaho nyo. Kasi marami sa kababayan natin ngayon na nasa bahay na pinapangarap yung trabaho nyo ngayon. Alright? Puro na lang pangangal sinasabi. Puro na lang pag-preach yung nangyayari sa vlog natin, no? Wala pa tayo sa pupuntahan natin. Parang ang dami ko na nakakwento. Anyway, saan man na tayo, guys? Ayan, parang naliligaw na ako. Parang hindi dito dapat yung way ko. Ayan, update ko ulit kayo mga ka-J channel ko. Patayin ko muna yung camera natin para tipid tayo sa battery. Okay, guys. 20 to 30 minutes na ata kaming bumabiyahe. Sabi ng tatay ko malapit lang pupunta. Ah, sakit na ng likod ko. Sakit pala sa likod, dumangkas. Tumatama yung likod ko sa box. Oh, sabi niya malapit lang eh. Ang layo pala. Saan na ba kami? Chino Roses Avenue, still part of Manila. Yan, from San Juan tumawid kami ng Mandaluyong. Tapos meron kaming nadaanan kanina na part ng Manila na kahit ako, guys, na na-amaze ako na part pa pala to ng Manila. Manila pala to. Parang ganun kasi first time ko lang din mapuntahan. Kala ko part pa siya ng Mandaluyong. Yung pala is boundary siya ng Mandaluyong and Manila. Ayan. Papunta kami ngayon ng Makati. Buti na lang tapos na yung ulan dito kundi nakuyari kami. Sakit sa likod. Oh, ngalay na ako, sabi niya malapit lang. Ang alinsangan pa ng weather kasi from mainit tapos umulan, ang ano, maano siya, moisty weather.
finally, nandito na tayo sa may AUB Bangkal. Ayan, kasi kukuha kami ng cheque dito, ipambabayad namin kung saan yan sa business namin. Grabe, ang layo ng biyahe namin from Manila to San Juan. Saglit lang. Pero kung i-estimate ko kung San Juan to dito, eh parang doble. Ang sakit sa likod pala umangkas. Ganito pala feeling. Ganito pala feeling. Buti na lang. Ito kasing motor ng ano. Ito, actually guys, motor ng tatay ko to. Yan, para sa mga nagtatanong ano, kasi sabi nila, bakit daw paiba-iba ako ng motor. Actually guys, dalawa lang yung motor na ipinagpapalit-palitan ko. Depende yan sa mood ko, anong gusto kong gamitin or kung ano yung available. Actually, parehas naman to available palagi sa bahay namin. Kasi meron naman kami sasakyan. Ayan. Ayun, so depende sa mood ko kung anong gagamitin ko. Kung maulan, eh ito. Kung gusto ko, eh medyo comfortable sa biyahe, ginagamit ko yung akin. Ito, tumatama sa likod ko. Grabe, sakit. Ang maganda lang dito, kung yari, may bibilin ka, may box ka na dadalhin, meron kang box. Kasi yung sa akin, ang pinaka-pinagtataguan ko lang na mga gamit ko doon is yung compartment. Kasi yung compartment ng Honda Click 125i, eh, kasya ang isang buong helmet na ganito. Yan, ito yung helmet ng tatay ko. Yan, kilala na rin to guys. Nag-trending na rin to sa isa natin sa video, sa Facebook and YouTube. Yan, ito yata si 700 All The Way. Yan, tapos yung isa natin is si Legend of 150 at saka si Avenida. Ayan, ay hindi pala si Avenida, si Quezon Avenue. Ayan, yung tatay ko nasa loob lang guys, hintayin natin. And then, uwi na tayo after this, tingnan natin kung saan pa tayo makakarating.